mga kwentong nakakatuwa, mga kwentong nakakakilig, mga kwentong nakakatakot, at mga kwentong may aral at inspirasyon na magagamit natin sa tunay nating mga buhay. Dito lang sa Tamokski TV. Kaya ano pang hinihintay mo? Subscribe na! Matagal nang hinahanap ni Olivia ang nawawala niyang ina na si Antonia. Bata pa lang daw siya nang iwan siya nito sa kanyang lola. Nang kumanaw ang kanyang ama ay nawala raw sa tamang pag-iisip ang ina kaya naglias ito. Mula noon ay wala na silang balita kung saan na ito naroroon. Inay, kay tagal na kitang hinahanap, gustong gusto na kitang makita, sabi ni Olivia sa isip habang patuloy na naghahanap sa internet. Kung kani-kanino na siya nagtanong, lumapit na rin siya sa iba't ibang ahensya na maaaring makatulong sa kanya. Ngunit wala pa rin siyang makuwang sagot sa mga ito. Hayaan mo, apo, at matatagpuan mo rin ang nanay mo. Magkikita uli kayong dalawa, wika ng kanyang lola Rosinda. Buo pa rin po ang pag-asa ko na magkikita pa rin kami, lola. Matutupad din po ang hiling ko sa Diyos. Hindi po ako titigil hanggat hindi ko siya nahahanap, sagot pa niya. Isang umaga ay nakatanggap siya ng tawag mula sa isang non-government organization na nilapitan niya at sinabi sa kanya na may nakuha na itong impormasyon kung nasaan ang nanay niya. Kaya nagmamadali niyang pinuntahan ang isang ahensya na kumukupkup sa mga taong wala ng pamilya. Laking panghinayang niya nang malamang ang babaeng tinutukoy sa impormasyon na ibinigay sa kanya ay hindi pala ang tunay niyang ina. Ang akala ko'y tapos ng paghahanap ko, pinaasa lang pala ako, aniya sa kanyang sarili. Lulugulugo siyang umalis sa lugar na iyon at nagdesisyong maglakad-lakad muna para kahit papaano ay mapawi ang lungkot na kanyang nararamdaman. Nang biglang may nakita siyang isang matandang babae na may kapansanan, isa itong kuba. Labis siyang nabag sa matandang kuba dahil kahit hirap na hirap na sa kalagayan nito ay nagagawa pa nitong maglako ng kakanin sa kalsada. Kawawa naman yung ali, sambit niya sa kanyang isipan. Nilapitan niya matanda at tinawag. Lola? Lola? Pabili nga po ng tinda ninyo. Dali-dali namang lumapit ang matandang babae. Bili ka na ining nitong paninda ko. Masapit ang tinda kong puto at human, wika ng tendera. Naku, mukhang masarap nga po ang mga paninda nyo, lola. Sige po, pagbilhan nyo po ako ng 20 pirasong puto at 10 pirasong suman, sagot niya. Tuwang-tuwa ang matanda na kumuha ng mga paninda sa bitbit na basket at inilagay sa isang plastik. Oh, eto na ining! Saka iniabot ang plastik na may 5 puto at suman. Salamat po, lola, ha. Ito po ang bayad ko, sabay abot ng pera sa matanda. Naku, wala akong panukli ining! Sambit pa ng tendera sa kanya. Sa inyo na po ang sukli, tugon niya. Aba, maraming salamat ining. Napakabait mo naman, sabi ng matanda. Maya-maya ay bigla itong nahilo at biglang nawala ng malay. Nabigla si Olivia sa nangyari at mabilis na dinala sa malapit na pagamutan ng tendera. Nang makausap niya ang doktor na tumingin sa matanda, sinabi nito na dahil sa matinding pagod kung bakit nawala ng malay ang matanda, kailangan lang ng pahinga para manumbalik ang lakas nito. Di nagtagal ay nagising na din ang matanda na nagpakilalang si Lola Lerma. Nagpapasalamat ako sa iyo, ining, dahil dinala mo pa ako dito sa ospital. Di ko alam kung paan makakabawi sa iyo. Buong kababa ang loob na sabi ng matandang babae. Huwag niyo na pong alalahanin yun. Ang mahalaga po ay maayos na ang lagay ninyo at nakapagpahinga na po kayo. Nga po pala, lola, dapat po hindi na kayo nagtatrabaho dahil matanda na po kayo, lola. Nasaan po ang asawa at mga anak niyo po? Tanong niya. Matagal nang yumaaw ang asawa ko. Iniwan na rin ako ng nag-iisa kong anak dahil sa aking kapansanan. Ang tangay ko na lamang nakasama sa buhay ay ang aking apong si Cleia na anak sa pagkadalaga ng aking anak. 3 taong gulang pa lang ang aking apo nang iwan siya ng kanyang ina sa akin. Kaya ako na ang nag-alaga sa kanya, tugon pa ng matanda sa kanya. Kaya po kayo naghahanap buhay para sa inyong apo? Sino po ang nag-aalaga at nagbabantay sa kanya kapag naglalako kayo ng inyong mga paninda? Tanong ni Olivia. Hindi naman siya nag-iisa sa munti naming tahanan. Kasama niyo ron ang kaibigan kong may kapansanan naman sa pag-iisip. Matagal ko na siyang kakilala.
Nakasama ko siya sa kalye habang nagtitinda. Nakita ko siyang pag-alagala at hindi alam kung saan patutungo. Naawa nga ako dahil mukhang wala ng pamilya. Kaya kinupkup ko na siya at itinuring ko na lang isang pamilya. Kahit wala siyang matandaan sa nakaraan niya at minsan ay hindi makausap ng matino, ay mabait naman siya. Tahimik at hindi nananakit. Magkasundong magkasundo sila ng aking apo. Kaya tiwala ako kahit palaging sila magkasama sa tuwing naglalakaw ako ng aking mga paninda. Parang ang anak na lang turing ko sa kanya eh. Wika pa ni Lola Lerma. Nang banggitin na matanda ang tungkol sa kapansanan sa pag-iisip, ay bigla niya itong tinanong. Ano pong pangalan ng babaeng kinupkup ninyo, Lola? Hindi ko alam eh. Hindi rin kasi niya alam kung anong pangalan niya. Kaya ako na lang nagbigay ng pangalan sa kanya. Ang ibinigay kong pangalan sa kanya ay Melissa, na pangalan din ng nag-iisa kong anak. Sagot na matanda. Nangilid ang luwa sa mga mata ni Olivia. Bigla siyang nakaramdam ng kakaibang pakiramdam. Maaari ko po ba siyang makita, Lola? Oo naman, Ining. Ipapakilala ka na sa kanya. Nang gumaling si Lola Lerma at nakalabas na sa ospital, agad siyang isinama nito sa maliit nilang bahay na malapit sa palengke. Nang makita niya ang tinutukoy nitong babae, ay laking gulat niya nang mamukha nito. Muli niyang sinulyapan ang dala niyang lumang litrato at nang mapagtanto kung sino ang babae sa larawan, ay hindi na niya napigilan ang mga luhang lumabas sa kanyang mga mata. Inay? Inay? Ikaw nga, Inay? Nilapitan niya at niyakap na mahigpit ang inang matagal na niyang hinahanap. Siya ang nanay mo, Ining? Gulat na tanong ni Lola Lerma. Opo, Lola. Siya po ang nawawala kong ina. Matagal ko nang hinahanap si Inay. Maraming salamat po sa pagkupkup ninyo sa kanya. Sambit niya. Tsaka ay kinuwento ang lahat-lahat. Nang tingnan siya ni Antonia, ay tila ba nakaramdam ito ng kasiyahan at agad din siya nitong niyakap. Naramdaman ng babae ang di matukoy na pakiramdam na makita siya nito. Lukso ng dugo. Hindi na tayo magkakahiwalay, Inay. Mahal na mahal po kita, Inay. Naluluwang sabi ni Olivia. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala na nahanap na niya ang inang matagal na nawalay sa kanya. Malaki ang pasasalamat niya kay Lola Lerma dahil ito ang naging daan para magkita sila mag-ina. Dinala niya ang kanyang ina sa ospital na nangangalaga sa may kapansanan sa mga pag-iisip para maipagamot. Kinupkup din ni Olivia sina Lola Lerma at ang apo nitong si Clea. Lubos ang kasiyahan ni Olivia dahil natupad na ang matagal na niyang hilin. Kasama na niya ang pinakamamahal na ina at nadagdagan pa ng mga taong itinuturing na rin niyang pamilya hanggang sa ngayon. Napagtanto niya na ang pagtulong niya ay nagbunga rin na mas magandang biyaya para sa kanya. Kayo, anong masasabi niyo sa kwento natin ngayon? Comment down below kung ano masasabi ninyo. So once again, inuulit ko, si Tamokski TV pong muli ito. Kita-kita tayong muli sa susunod nating mga video. At kung nagustuhan niyo po naman ang video natin ngayon, eh pwede po bang makahingi ng pabor kahit isang subscribe lamang? At sinisigurado ko po na lahat ng pangarap ninyo ay matutupad. Basta samahan lang ng dasal at pagsisikap sa buhay. Maraming salamat and God bless. Ingat!